Nandito po kami dito sa gilid nitong causeway na kung saan makikita dito ang asul na tubig. Nandito po tayo ngayon dito sa Guiaun surfing area. Makikita niyo po dito yung naglalaki ang alon. Wow! Diba? Marami pa po tayong makikita na kagaya nito habang papalapit po tayo sa Sulangan Church. Excited na akong makita or mapuntahan yung ating destination ngayong araw. So, let's go! Hey, what's up mga ka-Chef TV? Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw, payatin naman po bibisitahin ang Sulangan Samar. Pupuntahan po natin ang isa sa mga dinarayong simbahan sa Sulangan Guiuan Eastern Samar. Titingnan din po natin ngayon kung epektibo na nga ba ang bagong protocol na ipinatutupad ng gobyerno na kung saan ay hindi na raw kailangan ng mga travel documents para makapunta sa ibang probinsya. Ayan, so set lang po natin yung ating destinasyon para makita po natin kung gaano po tayo kalayo mula dito sa bahay papunta dun sa ating pupuntahan. So makikita po natin dito nasa 4 hours and 3 minutes o katumbas ng 179 kilometers yung layo ng pupuntahan natin. Ito po pala yung ating magiging setup. Nandun sa ating harapan yung mga side mirror na kung saan ay ito yung titingnan natin kung meron tayong kasunod sa likod. Ayan. Tapos, etong side mirror sa ating harapan, ito yung ginagamit ko para mamonitor ko naman kung recording itong camera na nasa helmet ko. Tapos, nandito yung navigation natin. Tapos, naka-charge po siya dito sa charging port ng NMAX para hindi po malobat yung ating cellphone. So, since ready ng lahat, let's go! Dadaan po muna tayo sa Tacloban City kasi meron po akong ihahatid na gamit sa camera sa isa nating kaibigan. Para sa mga kababayan natin dyan na nagtatanong kung pwede na nga bang makapag-travel kahit walang mga kaukulang dokumento, samahan niyo po kami sa aming biyahe ngayong araw para at least malaman po natin yung mga mahalagang impormasyon na kailangan nating malaman. Nandito na po tayo sa Tacloban City at dun sa may checkpoint ay hindi na po hinaharang yung mga pumapasok na sasakyan. Dito sa Tacloban, requirement na lang po dito ay QR code at saka kailangan magsuot ng face shield, face mask. Ayan. Yan, so may mga kasabayan po tayo ditong subscribers. Okay. Okay, let's go. Ito na po yung checkpoint papasok dito sa Tacloban City. So makikita po natin dito na wala nang pumapara sa mga motoristang pumapasok dito sa Tacloban. At ito naman, approaching na po tayo sa San Juanico Bridge. Dito na po tayo sa Santa Rita, Samar. Maging dito ay marami po tayong mga nakakasalubong na mga riders. So, daan-daan lang po tayo sa area na to kasi isa po ito sa mga kalsadang hindi pa napapalapad. Medyo matagal-tagal na rin po itong dine-develop. Pero still, hanggang sa ngayon, makikita po natin yung mga sira-sirang kalsada. Wow! Grabe, makikita nyo naman yung mga kalsada dito sa bahaging ito ng Basay na yung kalahati ng kalsada ay hindi po recommended daanan. Tinabunan lang po nila ng mga buhangin, which is napakadelikado para sa mga rider na kagaya natin.
So dito maging yung mga four wheels ay talaga namang doble ingat pag napapadaan sa bahaging ito ng kalsada. Wow! Diba? Grabe. Amazing road. Marami yung mga beach resort na makikita sa area na to kasi yung dagat dito ay talaga namang malinaw. Tapos sa harap ng mga baybayin dito ay makikita yung Bala 100 Islands. Matapos ang higit isang oras na biyahe mula sa Paluleyte, ay narating na rin natin itong Pinalanga Beach Resort kung saan kami mag-aagahan. Dati ay napuntahan na po namin ito or nabisita na, pero talaga namang nagulat kami ngayon na medyo malaki na yung pinagbago ng area na to. Dati kasi yung cottage lang dito yung makikita natin, pero sa ngayon, meron na po silang bagong mga pasilidad na makikita sa ibang parte nitong beach resort. Ito na po yung mga in-order nating pagkain. At eto, makikita po natin dito sa ating mesa. Etong sotanghon na isa sa mga specialty nila rito. At dahil nga wala pa pong alimang or alimasag na available dito. Kaya etong tangigi yung in-order natin. Para na rin makahigup tayo ng mainit na sabaw. Sinigang na tangigi. It's ready na yung ating pagkain. Tara, kain tayo! Sa ngayon naman, tutuloy na po natin ang ating biyahe kasi ilang oras na lang at malapit na magtanghali. Ayan. Tuloy na po natin ang ating biyahe para at least hindi po tayo maabutan ng hapon dun sa Guiuan, papuntang Sulangan. Checkpoint. Ayos. Hindi na po kailangan ng mga dokumento para makapasok dito sa Eastern Samar. So mula dun sa Leyte, nung pagpasok natin sa Samar, ay hindi na po tayo pinara sa checkpoint at wala na pong mga hiningin dokumento. Maging dito sa checkpoint ng Eastern Samar. Bagamat ganun kaluwag na ang Eastern Samar tsaka Samar, siguraduhin din po natin na susunod pa rin tayo sa mga nakatakdang health protocols. Yung social distancing, face mask at saka face shield. So nandito po tayo sa bagong ito ng kinapundan na kung saan dito po yung intersection kung saan naghihiwalay yung daanan papunta sa Borongan City at ito naman yung papunta sa Guiuan Eastern Samar. Dito marami po yung mga tindahan na pwede nyong tigilan, halimbawa kung gusto nyong magkape, kumain ng mga instant noodles at kung ano pa. Pwede rin po dito mag CR. Ayan, marami dito yung mga nakakalat na mga CR for ano? CR for rent. Ayan, basta pwede po kayong mag-CR dito. Ayan. Mula naman dito ay magta-travel po tayo ng halos isang oras pa papunta sa Guiuan proper.
Yan. At mula naman sa Guiuan Town proper ay magta-travel din tayo ng higit 20 minutes papunta naman sa Sulangan Church. Grabe, ang ganda dito. Para kang nasa Baguio. Dito po kami dito sa gilid nitong causeway na kung saan makikita dito ang asul na tubig. Tinatawid nitong, balik tayo dito sa kalsada. Yun, bumaba kasi kami dito sa gilid nitong kalsada kasi gusto naming makita ng malapitan kung bakit ganito kalinaw yung tubig. Yan! So nandito po tayo sa Guiaun Bridge ng Mercedes Eastern Samar. Azul. So, marami pa po tayong makikita na kagaya nito habang papalapit po tayo sa Sulangan Church. So, excited na akong makita or mapuntahan yung ating destination ngayong araw. So, let's go! Namitan. So nandito na po tayo sa dinarayong Sulangan Church. Kung saan kaya natin dito ipapark yung motor? Ayun. Antayo. Makikita nyo naman dito na marami yung mga sasakyan. Linta. Saan tayo? Okay. At matapos ang mahigit sa 4 na oras na biyahe mula sa Paluleng, narating na rin natin itong Sulangan Church. So dito, marami na rin po yung mga nabago. Halimbawa na lang, itong mga tindahan. Dati nandun sila sa kabila. Ngayon, nandito na po sila sa gilid. Yan. Tapos dito naman nakapwesto yung mga bilihan ng mga religious items. Dito naman sa likod, meron po silang kainan at tindahan ng mga seafoods. Ito po yung mga kainan at yun naman yung market para sa mga preskong seafoods. Yan. So balik po tayo dito. Isa sa mga dahilan kung bakit nagpunta kami dito sa Sulangan Church ay para na rin makapagpasalamat sa mga blessings na natanggap natin. Papa-blessing sana kami sa mga motor kaso hindi na po kami umabot sa misa. Mamayang alas 4 pa yung susunod na misa which is hindi na namin kayang maantay kasi aabuti na po kami ng gabi once na antayin po namin yung alas 4 misa.
mula dito sa Sulangan Church ay magta-travel naman tayo ng ilang kilometro lang papunta dun sa kabila kung saan naman titingnan natin yung mga nagagandang white beaches. Tara, let's go! Muna tayo dito sa kalikuan. Ito yung kalikuan surf camp. At dito tambay muna tayo saglit para at least makapag-uni-uni. Woo! Nandito po tayo ngayon dito sa kalikuan surfing area. Makikita nyo po dito yung naglalaki ang alon. So, stopover po muna kami dito para at least makapag refresh bago magtuloy ng biyahe pauwi sa bahay. Ayan. So dito, pakiramdaman po muna natin itong white sand na nandito. Ayan. Oh, white sand. Tapos napakalinaw ng tubig. Tapos dun sa unahan, kikita natin yung naglalaki ang alon. Kaya dinarayo po ang area na to ng mga surfer. So ito po yung Pacific Ocean. At nung Yolanda ay talaga namang sobrang lakas ng hangin dito. Yun, so napunta na po natin itong Guiuan, Eastern Samar. At nakita po natin na hindi na gaanong stricto pagdating sa mga border entry or yung mga pupunta dito sa ibang probinsya. Nalaman po natin na hindi na po kailangan ng health certificate pagpupunta dito sa Eastern Samar. Para sa mga gustong magbiyahe papunta dito, siguraduhin lang po natin na susunod pa rin tayo sa mga nakatakdang health protocols tulad na lamang ng pagsusot ng face mask at saka pag-sanitize ng mga kamay. Sa ngayon, yan lang po muna at samahan niyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyo kalimutan, ilike at share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.